next lesson na tayo, which is about phase changes in intermolecular force of attraction, o yung IMFA na tinatawag natin. So we have two parts. First is yung phase changes and the enthalpy associated with these phase changes. And what are the equilibrium changes of these phase changes? This will be our last lesson, hopefully before our midterm exam on December 16. Yeah, that's almost 2 weeks from now. Yeah. So kung ano matapos natin dito, hopefully matapos natin before mag 16. Kasi December 8 is a holiday eh. So there are two types of forces, ano, tinatawag natin intramolecular force and yung intermolecular force of attraction. For this discussion, ang focus natin will be on the intermolecular forces. Pag sinabi natin intra, parang intrams, yan, parang intrams. Diba pag sinabi mong intrams, sports fest within the school, ano. So ibig sabihin, yung intramolecular force of attraction, these are the forces within the molecule. So for ionic compounds, edi ionic sorry. For covalent. So, kung meron ka, for example, water molecule. Ayan. So, yung intramolecular force would be the attraction or force of attraction between the oxygen atom and the hydrogen atom. Ayan. So, covalent bond. For ionic naman, you have say this one, na transfer yung isang electron papunta kay chlorine. So ionic bond naman. So that's what we call the intramolecular force within the molecule. Isang compound lang yung, or sorry, isang molecule lang yung tinitingnan natin. At yung force of attraction ay within that molecule lang mismo. But when you say inter naman, intermolecular, parang inter-high. Ito lagi actually explanation ko sa mga students ko kasi mas madaling intindihin. O di ba pag sinayong inter-high, si MNHS, kalaban niya si Sunny Hillside, or si LMI. May LMI pa ba? O iba na yung tawag. Ayan. Sa ganyan, ano, inter-high, yan yung mga magkakalaban. May hindi pa ako na-include, pasabi na lang. Pero yan kasi yung mga high school nung panahon ko. Ayan, di ba? Naglalaban-laban sila. So, hindi siya within the high school lang, within the school. So, across different high school. So, dito, pag sinabi mong intermolecular forces, one molecule to the other. So yung isang molecule, meron siyang intermolecular force na a-attract siya dun sa isa pang molecule. At merong mga iba't ibang klase ng intermolecular forces. At yun yung pag-aaralan natin sa mga susunod na pages nitong lecture natin. O, nabanggit natin actually ito sa gases, di ba? As you increase the pressure, pwedeng mag-dominate yung intermolecular force of attraction between molecules. Yun yung ibig sabihin natin. Nagkakaroon ng attraction yung isang molecule ng water sa isa pang molecule ng water. Yeah. H-band naman yung tawag dyan. Pero more on that later. So this intermolecular force of attraction gives
the characteristics of your compounds. Bakit nga ba ang water hindi mabilis? Kailangan mo siyang initin ng 100 degrees Celsius para mag-vaporize siya. Mag-boil siya at 1 atmosphere. Bakit yung LPG pag ni-release mo siya sa atmosphere, gas na siya agad, 'di ba? Or alcohol, ang bilis niyang mag-vaporize. Dahil may iba't ibang intermolecular force of attraction na tinatawag. So balikan natin yung ating mga phases. And by the way, those intermolecular force of attraction has something to do with our phases. Ano ba yung mga phases natin? We have gas, liquid, and solid. Ito alam na natin to eh. Example, for gas, we know that gases have indefinite shape, indefinite volume. It is compressible. It has the ability to flow. Diba? How about liquids? Anong shape ng liquid? Anong shape ng liquid? May shape ba siya? Pasunod lang po siya sa shape. Container. So, wala siyang shape. Indefinite siya. Definite volume. Definite. I would say, mostly definite. Compressibility, hindi. Mahirap natin siyang makompress. Or kung makukompress natin siya, very little amount lang. But most of the time, it's non-compressible. Imagine mo, i-compress mo yung 1 liter of water. Kung makukompress mo pa ba siya, gawin mo siyang 500 ml. Mahirapan ka. Ability to flow, yes, meron din naman. But compared to gases, the ability of to flow of some liquids, mas mababa. Halimbawa, suka. Pag naamoy mo yung suka, hindi mo naamoy yung liquid. Ang naamoy mo, hindi yung liquid na suka. Ang naamoy mo, yung gas form ng suka na yon. Parang pabango. Yan, ganun din. Yung amoy po. So, ang naamoy mo is naamoy mo is the gas molecules of the vinegar. So solid, syempre, it has definite shape, definite volume, cannot be compressed, and hindi magpo-flow yan. Yung table mo, hindi mo na-expect na aagos yan papunta sa labas ng bahay mo. Ibig sabihin, no, may nagnanakaw ng TV mo. Kunyari, nakita mong lumipat siya ng pwesto, hindi yan hindi siya dahil gumalaw due to its ability to flow. Ibig sabihin, may gumalaw yan. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? Questions regarding our faces? Wala? Yan po, sir. Wala po. Okay, sige. So, we also defined from our earlier lectures that as temperature increase, habang tumataas yung temperatura, kinetic energy of molecules also increases. Diba? Mas nagiging magalaw sila. So they tend to be more apart from each other. Diba? Sabi natin, actually sa gases, applicable din yan sa liquids and solids. Habang tinataasan natin yung temperature, maalala nyo doon, as you increase the kinetic energy, you also increase, as you increase the temperature, you also increase the kinetic energy since their temperature is directly proportional to the kinetic energy. At ano nangyayari? If you increase the kinetic energy, your kinetic energy, if you increase this one, your velocity will also increase. Ayan. So the speed of molecules will also increase. At anong tendency niyan? Habang bumibilis sila, yung galaw nila, ang tendency nila ay mas maglayo sa isa't isa. They tend to be apart from each other. Mas maglalayo sila. Okay?
Kaya nga at higher temperature, di ba, sa gases natin, higher din ang volume. To maintain the same pressure. So, yun yung i-reason niya. Okay? Questions so far? Review pa. Freezing and condensation, exothermic. Ibig sabihin, heat is released. So, from freezing, yung liquid mo, turn to solid. Kaya siya na-turn to solid kasi heat is released. Nawala yung heat doon sa system mo, kaya siya exothermic. Same with condensation. Your gas turning to liquid, natanggal din yung heat, kaya exothermic siya. Melting and vaporization, kabaliktaran naman. When you want to melt, heat is needed. You want to vaporize, parang magpapakulo ka ng tubig, o di initin mo siya, heat is needed. So it's an endothermic process. So this, itong mga phase changes na to, freezing, condensation, melting, vaporization, so may heat required dyan. So merong yung corresponding enthalpy na tinatawag. So later on, we will discuss on that later. Naalala nyo pa ba to, thermo? Part ng lesson natin to, ha? Wag yung kalimutan. Boiling point. So boiling point, as we know, this is the point in which your solid, sorry, boiling nga eh. Your liquid is turning into gas phase. Bago sa atin ngayon, and vice versa. That means the rate of vaporization and condensation, the temperature at which the rate of vaporization and condensation are the same. So parehas or in equilibrium. For freezing point, ganun din. Dati ang alam natin, freezing point is when you turn liquid into solid. Pero actually, dalawa ang phase niya. Liquid and solid coexist with one another. Ganun din yung boiling point. Yan. So now, we will introduce the phase. Di ba alam natin yung mga phase changes eh? Hindi naman to bago sa atin bilang nag-STEM naman tayo. Ano-ano yung mga phase changes? If you're solid, so this diagram actually summarizes it all. So you have a substance, let's say water, with the following phases. Solid, impact siya. Liquid, there is some space between the molecules giving its indefinite volume, indefinite shape, but definite volume. And for the gases, the large amount of spaces between the molecules gives the gas its compressibility ability and low viscosity. Diba? Yun na-define natin sa gases. And we know na rin that if you want to convert solid, start ka sa line na to. Ito, solid daw yan, solid. Ito, liquid. Ito, gas. So if you want to convert your, ano ba yung mga familiar tayo dito? Ito. If you want to convert your liquid to gas, tawag natin dyan dati boiling, di ba? Pakulo. Or evaporation. Pero yung technical term dyan, supposedly is vaporization. Yan yung gagamitin natin ngayon. Vaporization. Yung gas to liquid naman,
condensation naman yung tawag. Okay? Condensation. When you want to, ito, common din to. From liquid phase down to solid phase, tawag natin freezing. From solid phase to liquid phase, we all know that as melting dati, but it's now fusion. Solid to gas, excuse me, parang mga naphthalene balls, mga nilalagay natin sa CR na mga albatross, oh, hindi naman naging liquid yan eh. Nagiging silang gas agad, naamoy mo agad. Scented candle, ganun din. Ang scented candle at least natutunaw pa. So that phase change is called, or that process is called sublimation. And from gas to solid, tawag natin deposition. So those are the phase changes, yung tawag sa kanila. Ba familiar tayo dito, tama ba? Tama ba? Yes ba? Yes? Hello? Familiar? Freezing, melting. Yes po. Tama? Yes po. Okay. Yeah. Pero sa diagram na to, makikita mo naman kung anong phase siya galing at saan siya papunta. And the left side, yeah. The left side, these are the processes na endothermic in nature. Anong ibig sabihin yan? Heat is received. Tama. Nagpasok ka ng heat and endothermic, delta H is greater than zero. Diba endothermic? Your enthalpy is greater than zero. Excuse me. Kaya, yung heat of vaporization, all what we call yung enthalpy, for that phase change na vaporization, denoted as delta H VAP greater than zero. Positive. Delta H fuse, ibig sabihin fusion, nag-melt ka, greater than zero. Nag-sublime ka, nag-change ka from solid to gas, delta H sub is greater than zero. Questions so far? So, ibig sabihin, excuse me, heat is absorbed in this physical process. Ayan. Heat is absorbed in this physical process. May tanong? Wala. Wala po. Wala po. Yes. Okay, gets ha? Okay. Gets. And kung maalala ninyo yung Hess law. Sana naalala nyo. Hess law. Di ba sabi dun? The final process, enthalpy, is the sum of the enthalpy of the individual steps. Kung mapapansin nyo itong sublimation, actually, it's just the addition of steps melting and boiling or fusion and vaporization. Kaya naman, yung delta H sublimation mo, that is just equal to the delta H vaporization plus delta H fusion.
Yan. Tama. Tama, di ba? Pinag-add mo lang sila. And syempre, since delta H vaporization is positive, your delta H fusion is also positive, your delta H sublimation should also be a positive of number greater than your delta H vaporization and your delta H fusion. May tanong pa before I go to the right side naman. Wala na po. Okay, sige. On the right side, here you are presented with physical processes that are exothermic in nature, meaning heat. Heat is released. Nawala yung heat doon sa process mo. And your delta H is less than zero. So thermic A. So these processes are the exact opposite from your left or endothermic processes. Kung si boiling, or sorry, hindi na natin gagamitin yung boiling, buburahin ko na yung boiling at saka melting. We will not make use of those words na. Kung si vaporization changes from liquid to gas, condensation naman is a change from gas to liquid. Same ng proseso, reverse lang yung isa. Sabi natin, sa enthalpy, for reverse reaction, just take the negative of that enthalpy. Kaya naman, yung delta H ng condensation is just equal to the negative delta H of your vaporization. Nakuha ba yun? Opo. Okay? Okay. Same with freezing. Your delta H freezing is just equal to the negative delta H of fusion. Delta H deposition is equal to the negative delta H of your sublimation. And applying the same principle, that means that your delta H deposition is equal to delta H condensation plus delta H freezing. Yan. Diba? Same lang. Since all of this, since your delta H condensation is negative, wala yung heat eh. Ganon din si freezing. Wala po. Okay. Sige. So we've introduced this, the enthalpy of vaporization. Actually, the enthalpy of vaporization, yung unit niya ay kilojoules per mole. Ganon din si fusion. Kilojoules per mole. Or pwede ding joules per mole. Pwede ding joules per gram. Basta ang unit niya is energy over amount of substance. That can be in terms of mole. That can be in terms of mass. Sinasabi lang ng enthalpy of vaporization, ito daw yung heat needed to vaporize. Kung kilojoules per mole siya, oh, kilojoules heat needed to vaporize 1 mole. Of a substance. Ganyan daw kadami yung heat na kakailanganin mo para ma-change yung phase from liquid to gas ng isang 1 mole ng substance. Enthalpy of fusion. Kilojoules heat needed
to fuse or melt one mole of a substance. Sublimation, ganun din. Kilojoules heat needed to sublime one mole of a substance. And these heats, these enthalpies are only applicable for phase changes. Sabi natin dito kanina, as temperature increases, the kinetic energy of the molecules also increases. Tama naman yun. So yung solid mo, say water. Dito na lang. Maganda mag-explain. Sige, dito na lang. Sorry. Yeah. So what are the heat involved in phase changes? One is yung tinatawag nating sensible heat. Sensible heat na may formula Q is equal to MC delta T is only applicable one phase lang. You can only use Q is equal to MC delta T when you say you have at one atmosphere, you have liquid water. Ayan. Yung temperature niya 25 degrees Celsius. Tumaas ng 85 degrees Celsius. You can use sensible heat dyan. Kasi isang phase lang eh. Nagbago lang yung temperature. So what is sensible heat? Ito yung tinatawag natin na as you increase the temperature, you increase the kinetic energy of your substance. Water, yan, konting likot lang, 25 degrees Celsius. Ang tendency niya at 85 degrees Celsius, mas lalo silang maging malikot. Ganun yung ibig sabihin. And that is due to the difference in temperature. Dahil nga nagkaroon siya ng additional heat. Solid gold from 0 degrees Celsius to kahit 200 degrees Celsius yan, hindi siya matutunaw. Pwede mong gamitin ang sensible heat dyan. Sensible heat, itong formula na to, will only be used kapag one phase lang ang given. Nakuha ba, guys, kung kailan gagamitin yung Q is equal to MC delta T? Apo. Okay, yan. Ano naman yung tinatawag natin na latent heat? Latent heat is used for phase changing. Usually, hindi pala usually, latent heat mo, kilojoules ng latent heat is much greater than sensible heat. Bakit? Imagine your phase before is liquid water. Gusto mo na ngayong gawin siyang gas. And during phase changes, they occur at the same temp. Isang temperatura lang yan. O, pag ginamit mo yung Q is equal to MC delta T, zero yan. Kasi walang delta T eh. Same temperature eh. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yan during phase changes. Now,
bakit merong tinatawag na latent heat? Bakit nga ba pag phase changes, eh merong heat required? Eh kung wala, hindi naman nagbago yung temperature eh. Water boils and condenses at 100 degrees Celsius. Parehas lang. Diba? Walang pinagbago. Para saan yung heat na yun? The heat actually is used so that the molecules that are slightly apart in your liquid phase becomes farther in the gaseous phase. Yung heat na binigay mo para sa liquid phase, para magbago siya at mag-isang mas malikot, mas mataas yung kinetic energy niya at maghiwa-hiwalay sila. Diba sabi natin kanina dun? As the temperature increase, the kinetic energy of the molecules also increase. Ngayon, dahil sa phase changing, hindi nagbago yung temperature. Ang nagbago is how extent or the magnitude of the speed of the molecules and the space in between them. So yun yung nagbago. And that heat required is much, much greater than your sensible. Mas malaki ang kailangan mo, heat required. Sir, paano natin mako-compute yung latent heat kung wala namang delta T? Ito yung yan. Yan, yan yung mga yun. Kung yung una, Q is equal to MC delta T, ito naman, Q is equal to M times delta H. Kung ano man yan, vaporization ba yan? Fusion ba yan? Again, the formula here, or yung unit dito is kilojoules per mole. Kung gusto mong maging kilojoules, edi dapat i-multiply mo siya ng mole. So the formula is this. And the delta H will depend on the phase change na meron sa iyo. O nandun sa problem. Nag-get ba? Opo. Kaba yun, guys? Okay, so there are two types, ha? Opo. Sensible heat and latent heat. Sensible heat can only be used for one phase. Use Q is equal to MC delta T. Latent heat will only be used if you are changing phases and you use Q is equal to M times delta H of whatever phase change na meron ka sa problem. Example. Ayan. Can you read this one, Jeric? Saan mo na yung note? A 2.5 mole of water vapor in a closed container with pressure kept at 1 atmosphere changes in temperature from 130 Celsius to negative 40 Celsius. How much heat is released to achieve this? Water boils and condenses at 100 Celsius at 1 atm. Water melts and solidifies at 0 Celsius at 1 atm. Okay, thank you. Tapos may mga data. Madami. Nagsimula siya mainit. Tama, no? 130 degrees Celsius. Ang tanong, ano ang phase niya sa 100 degrees Celsius? 130 degrees Celsius. Solid, liquid, o gas? Anyone? Gas po.
gas. Tama. Bakit? Kasi water boils and condenses at 100 degrees Celsius. Ibig sabihin, above 100 degrees Celsius, hindi na siya liquid gas, mixed phase. Yung tawag dito, na sabay daw nagbo-boil at nagko-condense. Yan. Boiling point. Sabay na nagbo-boil. At nagko-condense. Boiling point. Above your boiling point, above your temperature, sorry, temperature is above your boiling point, gas na yung phase. Ito, boiling point yung tawag dyan. Hindi yung 180M, ha? Yung 100 degrees Celsius. And sa negative 40 degrees Celsius, anong phase niya? Anong phase niya sa negative 40? Liquid. Ha? Solid, sir. Solid. Solid po. Bakit? Okay. Same explanation. Water melts and solidifies. Ibig sabihin, water melts. Yung solid, naging liquid. Solidifies. Yung liquid, naging solid. Tawag natin, freezing point. So ito, tawag natin dito, freezing point. Ayan. At dahil yung negative 40, mas mababa pa tan 0, di ba? Kung ito yung 0, ito yung 40, ito negative 40. O, mas mababa pa. Sabihin, your water is solid. Ice yan at negative 40 degrees Celsius. Sir, anong silbi ng 1 atmosphere? Ayan. So, malalaman natin yan sa phase diagram. Dati, alam natin, mga bata tayo, ano ang freezing point ng water? Sabi natin, 0 degrees Celsius. Ano ang boiling point ng water? 100 degrees Celsius. Tama yun. Tama yun. Only at 1 atmosphere. So, malalaman ninyo, kapag iba yung pressure, iba ang boiling point ng tubig. So, ibig sabihin, sa taas ng bundok, na mas mababa ang atmospheric pressure, di ba napag-aralan natin to sa gases? About 33 pascal na lang ata pagdating dito. Water dyan. So, you need to specify also the pressure. Kung may matututunan kayo sa chem, ito yun. Water boils 100 degrees Celsius at 1 atmosphere. So, pagtatanungin kayo, ng mga girlfriend ninyo or ng boyfriend ninyo kung anong boiling point ng water, sasabihin, tatanong nyo muna sa kanya, anong pressure? Anong pressure ng gusto mong malaman? Yeah. Para kumpleto yung tanong. Okay? So malalaman natin, makikita natin yan, iba pala yung boiling point of water at different phase, at different pressure. Yes, iba. And actually, almost, halos lahat ng substances, iba-iba. Ang boiling point at different pressure. Okay? So malalaman natin 'yan on that ano. So sinispecify ko lang diyan kasi 'yan talaga yung fact. Hindi siya 100 degrees Celsius at any pressure. 100 degrees Celsius lang siya at 1 atmosphere. Or at sea level. Okay, so mabalik ako. So yung water natin, it changes from gas, kung gagawa ko ng diagram niya,
Pumunta yung 130 degrees Celsius. Tapos, ito yung... Lumamig siya, no? From 130 degrees Celsius, lumamig siya. Yan, lumamig siya. To 100 degrees Celsius. At this point, tawagin natin point A, purong gas yan. Water, gaseous water. Steam. Tama, di ba? Tama. From 130 degrees Celsius, lumamig siya. Kasi yung pinakita lang dito is from 130 degrees Celsius to negative 40. Ayan, negative 40 degrees Celsius. Ito yung last point niya. Let's say yan. Yung last point niya. Hindi naman pwedeng biglang ganyan. Diba? So una, your water cools from 130 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Yan yung unang point. Tama. O, gas siya dyan. Point A, gas. Tapos, yung 100 degrees Celsius na gas, parehas pa rin ang temperature. 100 degrees Celsius pa rin. Pero yung gas mo, naging liquid. Tawagin natin yung B. So sa una, anong klaseng heat yan? Latent heat or sensible heat? Latent heat. Sa A. O yan. Latent heat or sensible heat? Sensible heat. Sensible. Sensible heat. Sensible. Ah, yung B. Latent heat po. Latent heat. Ay, latent heat. Bakit siya naging latent heat? Kasi nagbago yung anyo niya from gas to liquid. At 100 degrees Celsius ay no, parehas lang naman ang temperature. Pero ang nagbago ay phase. Next. 100 degrees Celsius naging zero. Ayan. Bakit importante yun? Dumaan siya, so from gas, dumaan siya sa boiling point. From boiling point ngayon, dadaan siya ngayon sa freezing point. Ito. Ayan. Si yung C na yan, purong liquid pa rin. Ibig sabihin, at this point, to 0 degrees Celsius siya, pero liquid. Anong gagamitin natin dyan? Latent o sensible? Sensible latent po. Ano ito yung magkaibang sagot? pag if you want to know kung latent o sensible, ang question ay, isa lang ba ang phase o dalawa? O isa lang ba ang phase o may phase change ba? Ilan ba ang phase? Isa lang po. Isa lang. O sensible siya. Next. Ngayon, yung liquid mo at 0 degrees Celsius, 0 degrees Celsius pa rin siya, pero solid na siya. Like D. Curve D. Gagamitin natin, latent o sensible? Latent. Latent po. Latent. And lastly, yung solid mo from 0 degrees Celsius naging negative 40 na.
Pero solid pa rin yan. E, solid. Purong solid siya. Siyempre, gagamitin natin. Sensible. Yung tanong sa atin is, how much heat is released to achieve this? Ibig sabihin, from 130 to 100, na gas. Nag-release siya ng heat dyan. Tawagin natin QA. From 100 degrees Celsius na gas, nag-isang liquid, nag-release ulit siya ng heat dyan. Ay, ba't baliktad yung arrow ko? Nag-release siya ng heat. QB. Dito din, nag-release siya ng heat. QC. Dito din, QD. Dito, QE. So to find the total heat released from this process, released eh. Released yan, di ba? Kasi palamig. Hindi naman siya painit. That will be QA, QB, QC, QD, QE. So apat. Apat na pag-aa din. So, paano natin nahanapin isa-isa yung mga yan? Alam naman natin kung ano yung gagamitin. O, di gamitin natin yung formula. Okay? Okay pa kayo, guys? Naintindihan? Opo. Yes, po. Okay, sige. So, unahin natin. O, yan. Yan yun. Inano lang natin. Dinrawing ko lang kanina para mas maintindihan. Sabi natin, this one will be using sensible. This one is two-phase, so latent. Sensible ulit. And then latent. And then sensible. Let's start with QA. QA, sabi, is sensible. The MC delta T. Na yung M, o dapat, since A is gas, o dapat ang gagamitin natin na C, eh sinang gas. Or liquid, or gaseous water. O, titingnan natin yung given natin. Ano ba yung M? Mass. O dito, 2.5 mole yung gamit. O sige, lista muna natin. Baka mag-cancel out lang naman. 2.5 mole. Yung M. C ng gas. Ayan. Hindi ito yung gagamitin natin kasi solid yan. Hindi rin ito kasi liquid. So ito. 33.1 joule. Per mole degree Celsius. Joule per mole degree Celsius. So magka-cancel out lang yung mole. Okay na yun. Hindi na natin kailangan siya i-convert into mass. Kasi naka-mole-mole lang naman. Pero pag naka ito, naka-gram, kailangan mo i-convert. So dapat consistent yung units. Delta T. Ano yung final temperature? Then 0.1 to 0.2 initial papuntang final, so 100 minus 130. Dito magka-cancel out yung mole, cancel out yung degree Celsius, we'll be left with joule. Ilan to? 106.57.5. Ano, 106? 57.5. Joule. Tama? Ganito din ba yung nakuha ng iba? Tama ba, guys?
Opo. Okay. Okay. So that is for QA. Nasabi natin, sensible heat yung gagamitin. Next, QB. QB is latent, sabi natin. So that would be M, delta H. Delta H what? Ano ang change from gas to liquid? Ano nga yung change from gas to liquid? Anyone? Anong tawag sa phase change from gas to liquid? Freezing ba? Boiling po ba? Ano? Balik tayo sa diagram. Ano yung phase from gas papuntang liquid? Sorry. Condensation. Condensation. Okay, condensation. Susulat ko ha, condensation. LTH condensation. Yan. Kung babalikan natin yung given natin, walang delta H condensation dyan. Ang meron lang, delta H of vaporization and delta H of fusion. But we know that your delta H condensation is just the negative delta H vaporization. Tama, di ba? Baliktad lang yung pinagbaliktad lang yung proseso eh. Condensation is just the negative delta H of vaporization. Sana ba yun? Ayan. Ito. Yung orange. Ito. Diba? Pinagbaliktad mo lang yung proseso eh. So negative lang siya nung vaporization. Questions? O gets? Gets po. Okay, gets. So, ito, pwede na nating i-substitute. Excuse. M is 2.5 mole. Your negative delta H vaporization. Ay, guys, positive ba talaga to? Dapat negative siya. Negative 2,482.5 po. Ano ah, nag-iba? 2.5? 2.5 times 33.1 times negative 1 times negative 30. Ayan, 2.5. Tama ba? Yes. Tama no? Okay. Sige. Opo. So, 2.5 mole times, balik tayo dito sa QB ah. 40.7. Ito yung gagamitin natin. Kilojoules per mole. Kilojoules per mole. So, canceled out yung mole. You will be left with, ayan, ilan yan? 101.75 po. Anong unit? Kilojoules. Kilojoules, ayan. Tapos ngayon, pagkumparahin natin sila. O, diba? Yung isa 101. Kilojoules. Yung isa joule. O, di gawin ko muna tong kilojoule para makita natin. So,
So that is negative 2.4825 kilojoules. Kumpara mo. Masyado maliit, di ba? Yung latent heat. Opo. Compared to the sensitive, masyado maliit yung sensible heat, sorry, compared to the latent heat. Yung isa 101, isa 2 lang. Kahit yung isa 30 degrees Celsius yung itinaas, maliit pa rin. Ito wala eh. No temperature change. Phase change lang ang nagbago. Pero kung ikupa naman sila, yung latent heat, much, much greater than sensible heat. Yan. Yung nawala, yung magnitude. Okay? May dalawa na tayo. QA, QB. Kaya pa guys? Hindi niya lang natin, hanggang matapos natin. Okay lang? Opo. Sige. Para hindi tayo mabitin. Next, QC. QC ang sabi natin is sensible. Lit. So, pares lang yun. MC. Pero ito, liquid. Delta T. Yung M mo is 2.5 mole times kapatitan ko pala sulat ko. Ayan, 2.5 mole times liquid. Ano yung given na liquid? Hindi ito kasi solid yan. Hindi rin ito kasi gas. Ito, 75.4 joule per mole degree Celsius. So, ganun lang din yung paraan. Ano nga yun? 75.4 joule per mole degree Celsius. Delta T is, nag-start siya sa 100, yun, nag-end up siya sa 0. So 0 degree Celsius minus 100. Canceled out yung degree Celsius, mole canceled out, and you will be left with negative ulit yan. 18,850 kilojoule. Sorry, joules lang pala, joules. So, kung convert natin yan ng kilojoules, negative 18.850 kilojoules. Yan. Okay tayo sa QC. Yung QC, madali na lang kasi alam naman natin kung paano i-solve yung QA. Next, QD. QD, we said latent heat kasi nag-iisang liquid. From liquid, nag-iisang solid. So, M. Ano nga phase to? Liquid, naging solid. Yung tubig mo naging yelo. Anong tawag doon? Freezing. Freezing po, sir. Okay. Delta H, freezing. Ang given natin, walang delta H freezing. But we have fusion. At yung fusion, is change from liquid, from solid to liquid. Yung freezing, yung liquid natin, naging solid. So therefore, your delta H freezing is just the negative of delta H of fusion. Tama? Gets ba guys? Apo. Apo. Sige. So kung gusto nyo tingnan yung diagram, ito siya. Yung meron tayo is from liquid napunta ng solid. Naging yelo siya eh. Ang tawag doon ay freezing, which is just the negative of fusion. Substitute natin yung values. 2.5 mole
times negative of the delta H fusion, which is, ito ba, 6.02 kilojoules per mole. So that is negative 15.5 kilojoules. Yeah. Oh, last na, QE. QE, sabi natin sensible kasi puro siya solid. So MC solid delta T 2.5 mole. Tingnan natin kung ano yung given na solid. So ito 37.6 joule per mole degree Celsius. At yung change is from negative 40 minus 0 degree Celsius. Cancel yung degree Celsius sa kay mole. And you will be left with negative 3,760 joules. Tama ba, guys? Okay. So, kung i-convert natin siya to kilojoules, kaya natin kino-convert para ma-add na natin sila mamaya. Negative 3.760 kilojoules. Yeah. So, what we do, Q total now is just QA plus QB plus QC. DNE. So, yung lahat ng ito, yung may circle na pula, ha? O green. Para ano natin. Ayan. I-add natin dito. Tapos, ito. Kasi dapat kilojoules lahat, eh. Para consistent. Pwede din namang joules. Pwede din namang joules. Pero yung negative 15.5 saka negative 101, i-convert nyo to joule. Pare-pare-pareha sila. Ayan. So, your QA is negative 2.4825 plus 101 plus, yan na. Kilojoules ang unit niyang mga yan lahat. Na equal saan? Negative 142.3425. Negative 142.3425. Kilojoules. Yan. Okay? So that is the total heat released when your gaseous or your steam at 130 degrees Celsius ay naging negative 40 degrees Celsius na yellow. Okay. So what are the common mistakes when we are solving or in solving problems like this? Dinidiretso from gas to liquid, ay, to solid. Yan yung mga common mistakes.
Sulat natin para ano. Rapid phase changes. From gas to solid. Ano pa? Unit. Consistency. Ibig sabihin nun, kung yung C mo is given as joule per gram, degree Celsius, at ang mass given in mole, convert mo muna yan to gram bago mo magamit yan. Dito kasi swerte tayo, ito mole, tas ito mole. Eh. Kaya nagka-cancel out lang sila. Pero kung hindi ganun yung kaso, eh dapat mag-convert muna. So dapat mag-convert. Panakakalimutan. Yung enthalpy na negative. Tapos, aside sa unit na mag-convert, pati yung unit, na yung kilojoule, joule, etc. etc. So pag-a-addin niya, may joule, may kilojoule, pinag-add. Hindi ganun ano. Para kang nag-add ng gram tsaka kilogram. Hindi siya ganun. So those are the common mistakes lang naman. But here we showed to avoid those common mistakes so that you need to be consistent with the units naman. Yan. Okay? And step by step naman natin siyang ginawa. Not really feeling well. May questions pa sa ngayon? Wala na po. So on Friday, it's holiday. Tama no, holiday? Tapos hindi rin tayo pwede mag-meet ng Wednesday. So let's check if we can meet on Saturday. Online lang naman, ano, online. Tingnan natin. Feeling ko kasi hindi matatapos eh. Yung lesson natin until the 16th. Yeah. So, I'll announce na lang a makeup session on Saturday. Siguro kahit 1 hour lang. Let's finish ito until Clausius Clapeyron. And we go with part 2 next week. Yeah. May tanong pa, guys? So, walang pasok ng Friday. Kasi holiday yun. But expect an online class on Saturday na. Itanong? Wala naman na po, sir. Okay. Wala. Siya, medyo nag-extend tayo ha, sa 1 hour. Okay. Nice. Bye, everyone. See you on Saturday. Hey, sir. Thank you po, sir.